Tagal na. Ayaw na umandar ng motor ko. First time ko maka-encounter ng ganito. Paano to? Malit na ako sa trabaho. Ano ang gagawin ko? Isang magandang araw po sa inyong lahat ng manunood. Isa na namang panibagong video na ginawa ko po ito para sa inyo. Kung sakaling masiraan po kayo sa daan, ito lang po ang mga gagawin nyo. Panorin ang buong detalye sa videong ito. Battery ang problema, mahina ang supply. Na-drain bat kasi yung battery ko eh. Habang tinatanggal natin ang battery para i-charge ng isang oras, magpalinis muna tayo ng CVT o panggilid. Tanggalin muna natin ang crank cover case niya. Oh, ang dumi. Isang taon na rin kasi hindi nalinisan. Dapat pala 4 or 3 buwan lang kayo magpalinis para ma-maintain at hindi masira kaagad. Kung wala po kayong mga gamit pang backlash, dalhin nyo na lang po sa shop. Ganun lang po kadali mag-backlash kung may mga gamit kayo. Kung magpalinis kayo ng panggilid, lalo na sa mga baguhan dyan, dapat alam nyo yung taong marunong maglinis. May kanto na yung bola. Ha? May kanto na. May kanto na? Hmm. Pabiyahe ka pa naman. Ha, papalitan natin? Papalitan na yan. Sige, papalitan na lang natin. May pampalit ka dyan. Kuha tayo sa kapila. Ganun lang guys, tingnan nyo rin kung sira na ba yung mga piyesa sa loob. Ang ginagamit sa panlinis ay vent brush at saka gasolina para hindi siya kalawangin. Kung may basahan kayo, pwede naman po gamitin. Gumamit din po kayo ng compressor para mabilis matuyo. Kung maglinis kayo ng piyesa sa loob, katulad nito may mga tornilyo siya, huwag yun na siyang baklasin, baka masira pa. Mahirap pala maglinis, maraming gagawin. Kung mayroong kalawang sa loob, huwag nyo lang lilihain. Lagyan nyo lang ng gasolina para matunaw yung kalawang. Huwag nyo rin kikis-kisin ang piyesa sa loob. Dandahan din po magtanggal ng piyesa sa loob. Baka masira. Yan guys, nakikita nyo ang kapal ng dumi. Kung may motor kayo guys, huwag nyong hayaan na magkaganito yung motor nyo. Mas maganda talaga pinapalinisan. Hindi po yan tubig guys, gasolina po yan ah. Hindi po yan makakaubos ng 1 litro na gasolina. Pagkatapos, bugahan nyo lang ng hangin para mabilis matuyo. Ang sabi daw ng iba, nakakasira daw yung gasolina na sa panghugas ng belt. Sabi na tumangingi ng kapalit. Ha? Nangingi rin ng kapalit? Ayun. Ay, maganda yan para makabili na rin. Para sa akin, hindi po yun totoo na nakakasira ang gasolina kapag inuugasan yung belt. May kanya-kanya naman tayong paniwala eh. Katulad din nito, maraming tornilyo. Huwag nyo na lang baklasin ang tornilyo kapag maglinis kayo. Kasi kapag pinalik nyo na, iba na ang pihit noon. Hindi nyo na matansya kung tama ba o hindi. Kung gusto nyo punasan ng basahan, dapat tuyo siya at huwag basahin ng tubig kasi kakalawangin yan. Ang kintab na guys, ang gandang tingnan. Nilagyan ko ng W40 ang flex start niya. Hindi kasi bumabalik kapag pinapadyakan ko eh. Nag-realign lang sa kanyang lagayan kaya hindi siya bumabalik. Huwag nyo lang lagyan o pahiran ng grasa. Didikit kasi ang dumi sa grasa kapag nilagyan nyo. Bago na uli. Ibabalik na natin ang piyesa sa loob. Ito lang pong lagyan natin ng grasa, ang iba hindi na. Apakan nyo lang ng bahagya ang spring kasi masyadong matigas.
Dapat guys, maayos yung pagkakahigpit niya kasi masisira yung tread. Gumamit din po kayo ng panghigpit. Siguraduhin na hindi siya maluwang. Ang belt guys, napuputol yan kapag long ride ang pinuntahan nyo. Dapat mayroon po kayong baon na isang belt. Mahirap pa naman maputulan ng belt sa daan kasi naranasan ko na yan eh. Yan guys, tapos na. Ibalik na natin ang kanyang takip. Sana nakatulong ang video na to sa inyo at mayroon kayong natutunan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like and subscribe my channel. Ganun lang kadali kapag kumpleto ka sa gamit. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye bye. Gumagana na po siya.